Mukhang nagbabago na ang mga sinasabi ngayon ng isa sa mga ace player ng Indonesia na si Abraham Grahita at mukhang nagiging humble na ito sa papalapit na third window ng FIBA Asia Cup qualifier. Ayon sa pinakabagong interview kay Abraham Grahita nang matanong ito patungkol sa kung sino sa tatlong team sa Pilipinas, sa South Korea at sa Thailand ang aware sila o mas pinaghahandaan nila na mabuti. Sinabi nito na lahat raw ng team ay dapat paghandaan dahil sa international competition ito. Sinabi pa nito na wala sila sa top 10 na pinakamalakas na team sa Asia o isa silang super team, kaya wala raw silang karapatang magsabi kung sino ang mga team na dapat pagandaan. Lahat raw ay malakas. Nang tanongin naman nito sa kung ano ang personal goal nito sa parating na laban nila, sinabi naman nito na wala raw dahil ang gusto niya lang raw ay ang interest ng kanyang team na manalo sa bawat laban at gagawin niya lang raw ang lahat. Mukhang nagbago na talaga itong si Abraham Grahita pagkatapos masuspende noong nakaraan. Si Abraham Grahita ay nag-average sa FIBA ng 23 points per game at susubukan nila manalo sa makakalaban nila ngayong parating na window kalaban ng South Korea, ang ating Gilas Pilipinas at Thailand. Samantala, tuloy-tuloy pa din ang ensayo ng ating pambansang kupunan sa malapit ng FIBA Asia Cup qualifier. Ang mga coaching staff ay siguradong pinagpaplanuhan na ang mga makakalaban nila, lalo na ang South Korea na pinapangunahan na Ricardo Ratliff na nag-average ng 23 points, 12 rebounds sa 2 blocks noong nakaraang 2019 FIBA World Cup. At ang kupunan ng South Korea ay pangalawa sa team assist na merong 25 assists per game na dapat masolusyonan ng ating Gilas Pilipinas, lalo na ang kanilang mga pamatay na mga 3-point shot. Napakataas din ang kanilang 3-point shot percentage ayon sa FIBA, kaya kailangan talaga na matinding depensa para mapigilan sila, at sigurado naman na alam na ito ng mga coaching staff kapag nakalaban nila ang South Korea. Bagamat inaabangan na ng karamihang mga Pilipino si Kai Soto, ay mukhang pinaghahandaan din ng South Korea ito. Sa isang article nga ng isang Korean site ay tinawag pa ito na isang Korean analyst na second Yao Ming ng Asia na kapag na-develop raw sa paglalaro ng basketball ay magpapahirap sa iba't ibang team sa Asia. Nakalagay pa dito na away raw ang South Korea sa kakayahan ng rising star ngayon ng Pilipinas na matangkad at posibleng magpapahirap sa kanila sa parating na laban. Kaya marami ang curious at excited sa kung ano ba ang may papakita ni Kai Soto sa possible niyang makatapat na si Ricardo Ratliff at si Lester Prosper ng Indonesia. Sa ngayon, si Kai Soto ay malapit na makasama ng ating Gilas Pilipinas sa pag-eensayo na tinatapos pa ang quarantine protocol ng mga ilang araw, at siguradong imamaximize ng mga coaching staff ng ating Gilas Pilipinas ang kanyang laki at kakayahan sa darating na laban. Parang may nakadesenyong play talaga para sa kanya, at yun ang aabangan natin sa malapit ng laban ng ating Gilas Pilipinas.